Departing for duty, sir. Paano kung makita tayo nila General Algario? At Ilya? Wala akong pakialam kay Captain Marte. Hindi kasi, paano mo natakasan si Carlo Dalisay? Habang itong si Renato Hipolito ay nagpapakasaya dahil sa napapabango na niya ang kanyang pangalan at pwede na siyang tumakbo sa posisyon pagdating ng eleksyon at papalitan niya na ang termino nitong si Oscar Hidalgo, ay galit na galit naman itong si Arturo Padua at naghihinala na nito kay Ellen. Kung bakit nga pa nagiging paranoid at nag-iiba ang kilos nitong si Ellen, buhat nang mapabalik ang bracelet na ibinigay ni Arturo Padua dito kay Helen. At doon na nga nag-isip itong si Arturo Padua kung ano nga pa ang itinatago nitong si Ellen. Sinabi nitong si Arturo Padua dito kay Ellen na napakarami na nang na-encounter na iba't ibang mga tao na nagsisinungaling at hindi. Kaya alam niya ang ikinikilos nitong si Ellen na medyo malina at may ginagawa na itong hindi maganda. Nalabis namang ikinagalit nitong si Ellen at nag-walk out ito dito kay Arturo Padua. Sa kabilang banda naman, pumunta naman tayo dito sa pamilya Mante. Habang dahan-dahan nga na naitago nitong si Fernando Mante ang mga pera galing dito kay Enrique Vera na ipinahabilin sa kanya, ay kaagad namang lumabas sa bathroom itong si Amalia at katatapos lang nitong maligo at sinabi nito kay Fernando Mante na nakauwi na pala ito. At doon na nga nagsimula na mag-usap itong si Amalia at saka itong si Fernando Mante. At sinabi nitong si Amalia dito kay Fernando na pagbibigyan niya na ito ng pangalawang pagkakataon at dapat hindi na maglilihim itong si Fernando Mante na naging dahilan para magsabi ng katotohanan itong si Fernando dito kay Amalia. At doon na nga inilabas ni Fernando ang napakaraming pera na galing kay Enrique Vera at ipinahabili sa kanya. At doon na rin nagsimula magsisigaw itong si Amalia at sinabi kay Fernando Mante na ano na namang gulo ang pinasok nito. At doon na nga nagsimulang magpaliwanag itong si Fernando Mante na ang pera ay galing kay Enrique Vera na ipinahabilin sa kanya. At itong si Enrique Vera ito ay involved sa iba't ibang kaso tulad ng human trafficking, drugs at iba't iba pang kaso na mabibigat na hindi kayang ipagtanggol nitong si Fernando Mante. At ayaw nitong sumang-ayon dito kay Enrique Vera. Ngunit tinakot siya at binantaan siya ni Enrique Vera kaya nagawa niya sundin ito at itago ang pera. At doon na rin nagsimulang lumuhod itong si Captain Liamante at kinausap ang ama. At sinabi ni Captain Liamante na mahal na mahal nila itong si Fernando Mante at huwag ito maglilihim at kung may problema ito ay magsabi sa kanila dahil isang pamilya sila. At doon na rin sumulpot itong si Amalia at sinabi dito kay Fernando na pwede namang humingi ito ng tulong sa kapulisan o kaya naman dito kay Ricardo Dalisay dahil tiyak natutulungan ito ni Ricardo Dalisay. Na naging dahilan naman para sumagot itong si Fernando Mante na hindi pwede dahil kung lalapit sila at hihingi sila ng tulong ay posibilidad na mapahamak ang kanilang pamilya. Na naging dahilan naman para i-comfort nitong si Amalia itong si Fernando Mante. At doon na rin sinabi ni Fernando Mante na ibabalik niya kinabukasan ang pera na ipinahabilin sa kanya nitong si Enrique Vera. Sa kabilang banda naman, pumunta naman tayo dito kay Lito Balmoria. Habang nagdidiwa nga at nagkakaroon ng fighting dito sa pagitan ng grupo ng mga tauhan nitong si Lily, ay karakay namang lumabas itong si Lito Balmoria at tiningnan kung anong nangyayari. Laking gulat itong si Lito Balmoria na nagkakaroon ng fighting sa pamamagitan ng mga tao para palakasin ng isa't isa. Makapagsanay ng mas maayos at maging gigil ang mga tauhan nitong si Lily. Na naging dahilan naman para tawagin itong si Winston itong si Lito Balmoria at pinarapit ito sa kanya at binigyan ito ng alak at pinainom itong si Lito Balmoria. At doon na nga nagsimula ang panunood nitong si Lito Balmoria sa nagaganap na labanan. At nang nanalo na nga ang isa sa pinakamagaling na tauhan nitong si Lily ay naghamon ito. At doon na rin tumaas ang kamay nitong si Lito Balmoria at nagpresinta ito na siya ang lalaban. Ngunit kinakabahan itong tauhan nitong si Lily kung papatulan niya ba itong si Lito Balmoria dahil sa napakalaki ng paggalang nito dito at takot din ito kay Lily na baka masugatan niya itong si Lito Balmoria at ipapatay siya ni Lily. Na naging dahilan naman para magtawag pa ng apat itong si Lito Balmoria at naging lima ang kanyang kalaban. Subalit kahit napakarami na rin ang mga kalaban itong si Lito Balmoria ng mga tauhan itong si Lily ay napataob din ito ni Lito Balmoria dahil sa gigil ng pagsuntok nito. Dahil sa nakitang yon ni Winston ay mas lalo siyang nagtanda at humanga dito kay Lito Balmoria at napaisip siya na hindi basta-basta itong si Lito. At doon na rin sinabi nitong si Winston na talagang dapat nilang saluduhan itong si Lito Balmoria. Samantala, pumunta naman tayo dito sa nangyayari sa palasyo. Habang itong ang peking presidente na si Mariano ay napakalaki ang selos dito kay Arturo dahil sa nakita niyang magkasama itong si Ellen at si Arturo ay hindi niya lubos akalain na babalik na itong si Ellen dito kay Arturo dahil na rin sa maling hinala niya. At doon na sinabi nitong si Ambo dito sa peking presidente na si Mariano na baka eto na rin ang paraan para makapamili na ng ayos si Mariano kung sino nga ba ang mamahalin nito, kung si Cassandra nga ba o si Ellen. Pero hindi pa rin nagpatinag
pinag etong si Mariano at sinabi na gumawa ng paraan etong si Ambo para mapalapit sa kanya etong si Ellen at mas lalong mapormahan niya. Na naging dahilan naman para tumakbo ng mabilis etong si Ambo at hanapin etong si Ellen. Sa kabilang banda naman, habang kumakain na nga etong Task Force Aguila at pinapakain ni Cardo Dalisay si Lolo Delpin, ay kinausap ni Lolo Delpin etong si Cardo Dalisay na kung pwedeng tanggalin na ang galit nito dito kay Captain Liamante. Na naging dahilan naman para maging tahimik etong si Cardo Dalisay. At habang tahimik etong si Cardo Dalisay na pinapakain etong si Lolo Delpin, ay napansin ito ni Lolo Delpin at sinabi niyang busog na siya at kailangan na niya magpahinga. At doon na rin pinainom ng tubig nitong si Cardo Dalisay etong si Lolo Delpin at pumunta na ito sa mga kasamahan niya na nag-aagahan. Ay tinanong ni General Oligario kung kamusta na nga ba etong si Lolo Delpin. At sinagot ito ni Cardo Dalisay na okay na ang lagay ni Lolo Delpin at nagpapalakas na lamang ito. At sabay umupo na rin sa tabi nitong si General Oligario at kumain na. At habang kumakain etong si Cardo Dalisay at ang Task Force Aguila, ay tinanong ni Cardo Dalisay etong si General Oligario kung bakit hindi pa sila umaalis at kung anong oras sila aalis. At sinagot ito agad-agara ni General Oligario na hinihintay na lamang nila si Captain Liamante. At nang dumating na nga itong si Captain Liamante at umalis na nga itong mga kasamahan ni Cardo Dalisay kasama itong si General Oligario, ay sumunod itong si Cardo Dalisay at saka itong si Ramil dahil gusto nilang patayin ang Black Op at gusto nilang makapaningil dito sa Black Op at walang pakialam itong si Cardo Dalisay sa mararamdaman itong si Captain Liamante. Sa inyong palagay, magpapang-abot ba ang Black Op at itong si Cardo Dalisay at si Ramil dito sa opisina ng Black Op? Makikita kaya sila ni na Captain Liamante? Mahuhuli kaya si Cardo Dalisay ni na General Oligario? Ito na ba ang simula ng pagkakawatak-watak ng Task Force Aguila dahil sa pagtabla nitong si Cardo Dalisay sa kanyang mga kasamahan? Mapapahama kaya si Fernando Mante kapag ka ibinalik niya ang pera dito kay Enrique Vera? Well, yan yung kapanapanabik na dapat nating antabayan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gusto sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment yun na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po. Yo, ikaw ba ay merong Instagram, TikTok, at saka Laika app? Well, magkakasundo tayo sa ganyang usapin mga kapatid. Hinihiling ko po sa inyong lahat na sana po ay suportahan nyo rin po ang aking mga nabanggit na account tulad na lamang po nitong aking Laika app. Ayan po yung aking Laika app. Sana po suportahan nyo po ako dyan. Yung mga nagamit po ng Laika app, please follow me po and then follow back po kayo. Ganon din naman po sa ating Instagram. Ayan po yung ating Instagram. Sana po suportahan nyo din po ako and then follow nyo po ako, follow back ko din po kayo para mas mabilis po. At sana din po suportahan nyo din po kung kayo ay addict sa TikTok. Katulad ni Jake na minsan lang mag-TikTok. Ayan. Suportahan nyo din po ako sa aking TikTok. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaprombi. Ayan, one love po sa inyong lahat. Magnus TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Meron din niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggenyong walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.